Si RJ Aringo ay 23 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang staff sa Human Resource Department. Nakatira sila sa bagong silang sa Caloocan. Nitong December 8 lamang, na-aksidente siya sa pagmamotor. Nagtamo siya ng sugat at bali sa kanyang kamay. Ang tawag doon ay fracture distal radius bone. Tungayan natin kung paano natin siya matutulungan sa kanyang problema na napakabigat ngayon. Mama ko po ay isang vendor ng pundak, bedsheet. Sila po ay nagtitinda sa kunsansang mga lugar. Pero ako kadalasan po, dito lang po talaga sila nagtitinda. At ang tatay ko naman po, si Apolinar Aringo, is yung dati po siyang construction worker. Siya po ay nagtulungan po sila ni mama para makapagtapos ako. Kami ang magkapatid ni kuya. Tapos, nung January po, nag-decide na po siyang tumigil sa pagtatrabaho sa construction. Tapos nakapagtulungan na lang po siya kay mama magtinda ng punda. And meron po ako ng dalawang kapatid na si Sheena Meringo po ay babae, may anak na po. Tapos may kuya rin po ako na nagtatrabaho sa factory worker po. Before po is madalas ay po talaga trabaho lang po talaga ako. Pagigising sa umaga yun. Asikaso na po para pumasok. Then biyahe po, naglalaan po ng almost 2 and a half hours bago po makapunta sa office po sa Cubao. Before the accident po, nagplan na po kami ng girlfriend ko magpunta po sana sa Batangas para sa yun, vacation po, unwind sa stress sa work. Nag-set po kami na mag-swimming sa Batangas para mag-unwind po. And then after po nun, ilang weeks, nagpaset na po ako ng book. Nag-book na po ako dun sa Batangas pa. In exact 3 a.m. po, tumawag po sa akin yung kasamahan ko sa work para tanongin kung nasaan ako. Kaso nga po, nasa kahimbingan pa ako ng tulog nun, kaya sila paalis na. Ako nandito pa sa bahay. So, ang ginawa ko po nun, naghabol po ako sa kanila. Tapos, yun, di na rin po kami nag-stopover na lang po kami sa May Tagaytay. Malapit kami sa Batangas, medyo nasa Lian na rin po. Lian na rin talaga. Pa 2 kilometers na lang, 2 kilometers away na lang, is doon na talaga kami sa mismong beach na pupunta namin. Hindi ko po nakabisado, kakatapos ko lang po doon sa isang pakapandaan. Hindi ko alam na meron na naman pong pakapandaan. Doon nalula po ako. Kaya napapreno po ako nung pagkakita ko may kasunod na naman na kurbandaan. Kaya napapreno po ako. Tapos yun po, nag-slide na po yung motor. Tapos yun, natumba po kami, nasemplang na. Sabi daw po kasi meron pong fracture na, yung parang crack sa buto. Tapos meron naman pong bali, magkabilaan po, para na-dislocate sila. So need po yung bakalan daw po, sabi po sa akin ng doktor. Sabi po kasi sa akin, yung dapat mabakalan siya for the month of January. Kasi pag yun nga, pag tumatagal, di ba nag-heal yung wound, yun sabi mo ano, dislocate nga daw. Nag-heal yung wound, tapos dislocate po yung ano ko. So magiging hindi po align yung buto. So ganun po yung possible. Ayun po, yung magiging benefits po nito pag nagumaling po ako. Isa yung makakatulong po. Bukod sa makakatulong sa family, mapipurso ko yung goal ko talaga na mag-take ng board, makapag-review. Tapos yung pag ano po, makapag-take ng masters para rin po sa ano, magiging magandang status ko pagdating po ng future. Bukod sa nandun ako sa positive thinking na trial lang to, eh nandito rin naman po yung kapatid ko, tapos yung family ko, tumatawag po sila para supportahan po ako
para ano, para hindi rin po ako yung para malungkot. Kaya nandiyan yung family support, tapos yung mga kaibigan ko rin po. Hindi, doon pumupunta-punta rin po. Ang before po talaga, pangarap ko tayo mag-take ng board. And then, plan ko po talaga for the month of January, decide po ako mag-resign para maghanap ng trabahong medyo magaan po na walang pasok ng Saturday, Sunday. Kasi bala ko pong for the month of March or April, ganun po, mag-enroll sa master. Konti-konti po para habang nag-aral ng masters is nakakapag-review na rin po ako para sa darating na board sa 2023 po. Yung, ang ginagawa po ngayon nila mama at saka ni papa para makatulong at makaipon sa pambakal ko is nagtitinda po sila sa iba't ibang lugar ngayon. Ngayon sa Batangas po sila para makaipon sa pambili ng bakal ko. Yun, madalas po pa ginagawa ko pag na bu-board po talaga sa bakal. Hinaharot ko na lang po yung pamangking ko para mapasaya rin siya, tapos mapasaya na rin ako kasi ito yung nakikita ko silang masaya kasi yung pamangking ko napapatawa na rin ako. Tapos yun po, madalas na lang din po nakapagkwentuhan sa mga pinsan kasi sila before madalas ko rin silang kasama, so yun, nagbibiroan, kwentuhan, tapos yun, masaya na po kami doon sa part na kanina. Para sa mga nais tumulong kay RJ Aringo, nasa screen natin ang mga bank accounts natin. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash o pwede rin kayo mag-donate sa Shopee. Sa Shopee, i-search lang mga kapwa ko mahal ko para makapag-donate kayo gamit yung kanilang donation vouchers. Maaari din kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Magpunta kayo sa www.kapwako.org. At para makasiguro kayo na doon sa inyong gustong tulungan, mapupunta ang inyong donasyon, paki-email lang ang pangalan. Si RJ Aringo, yan ang kanyang pangalan. Lagay yung halaga at ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat in advance.